ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ikalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay ganang sa Diyos na sa atin may lanang. Tanay ina ko niya't hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Higalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa 22 tayo na linggo sa kanilang panahon sa taon A. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ng Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga isa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo at ang ating mga personal na intensyon. Mga kapatid, kung mamumuhay kayo ayon sa pamayanan ng mundong ito, matil lamang tayong naghahanap ng kaginhawaan at umiwas sa anumang nagdudulot sa atin ng sakit at kahirapan. Subalit, sinumang sumusunod kay Jesus ay dumadaan sa misteryo ng pagpakasakit ng kamatayan. Sa banal na Ekaristiya, hingin po natin sa Panginoon na patatagin tayo sa panampalataya upang ganap natin siyang masundan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayong makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalatihan. Panginoon naming Diyos, sari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama,
ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti yung tinataglay, kayo mong sa aming kalubay manong, ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantong, upang sa pagunlad ng aming pagsunod, sa panampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihando, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos, sa iyong pagsubaybay sa amin at kapkukup, sa pitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Panginoon, ako'y iyong hinihikayat at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa akin at ikaw ang nagwagi. Pinagtatawanan ako ng balana. Maghapon silang nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako'y nagsasalita at sisigaw ng karahasan pagkasira, pinagtatawanan nila ako at inuuyang, sapagkat ipinahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong lilimutin ko ang Panginoon at di na sasambitin ang kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong mga salita, apoy na nakakulong sa aking mga buto. Hindi ko na kayang pigilin ito. Hirap na akong magpigil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad. Para akong tiyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuario, sa lugar na dakong banal, ikaw ro'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit,
sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway, sa iyo lang nangahawak. Pagkat ako kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. 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 Dios amani Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, simulang ipalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba at kanilang ipapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag namang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang maghangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawala nito. Ngunit ang mag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung akatumbas naman ito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay?
sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyo'y gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Nasa buwan tayo na tinatawag na Bear Months. At ngayon ay nasa 22 tayo na linggo sa pangkaraniwang panahon sa taon A ng ating pagdiriwang. At itong panahon na naghahanda tayo para sa kagalakan, para sa mga masaya na mga pagdiriwang para sa darating na Pasko, ngayong linggo ay atin pong tunghayan ang tinatawag nating misteryo ng cross. Sa atin pong ebanghelyo, sinasabi ng ating Panginoon sa versikulo 24, kapitulo 16, sa ebanghelyo ni San Mateo, na kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang cross na dito po ay nakalagay stauron. Ang stauron o ang cross ay simbolo ng kamatayan. Dahil noong panahon na ang Israel at iba pang mga bayan ay nasakop sa Roman Empire kung saan upang sila ay hindi magrebelde, upang sila ay sumunod sa kapangyarihan ng mga sundalo, hukbo ng Roman Empire, ipinapako sa cross ang mga rebelde, ipinako sa cross ang lahat ng mga hindi sumasang-ayon sa sistema ng Roman Empire. Ipinako sa cross ang mga hindi sumusunod sa patakaran ng mga hari. Kaya kakaiba ang ating mga pagbasa ngayon. Una, ang ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jeremias, Kapitulo 20, Versikulo 7 hanggang 9, na kung saan ipinapahayag ni Propeta Jeremias ang napakalalim na dagok sa kanyang puso dahil siya ay sumunod sa kalooban ng Diyos, dahil siya ay nagiging propeta, dahil siya ay nagpahayag ng salita ng Diyos, dahil siya ay kinuha niya ang pagiging bokasyon na kanya pong ipahayag ano ang mensahe ng Diyos na si Yahweh sa lahat ng mga tao na itatanggap ng Diyos, sa lahat ng mga tao na matigas ang ulo, sa lahat ng mga tao na siya'y kinukutya, na siya'y pinagtawanan. Ngunit sa kabila doon, sinasabi ni Propeta Jeremias, Kapitulo 20, Versikulo 9, sinasabi niya, naglagablab sa aking puso ang iyong mga salita. Kahit napakasakit, kahit siya'y napahamak, kahit siya'y dumaranas ng kahirapan, lumagablab ang salita ng Diyos. Parang apoy na kung saan parang sinisindihan siya upang siya ay magpatuloy ng kanyang pagsasaksi sa kabila ng paghihirap. Ito ang misteryo ng cross. Marami man tayong pinagdaanan sa buhay. Alam ko, ngayon, dahil nagmahalan po ang lahat, nahirapan po kayo sa buhay. Wala pong mura ngayon. Lahat ay mahal. Mahirap bibili ng mga pagkain. Mahirap bibili
ng kung anumang kinakailangan, medisina man o kinakailangang batayan ng tao sa ngayon dahil bumagsak ang ating ekonomiya at wala tayong fiscal policy kung paano papakyatin ang ating ekonomiya. At dahil dito, nagmahalan ang lahat. Hindi lang gasolina, kuryente at tubig. Lahat ay nagmahalan. Kaya ito yung cross. Ito yung mga paghihirap. At kung tayo nagpapatuloy sa ating pasasaksi bilang buhay na nanalig sa ating Panginoon, kuminsan nilalait tayo. Dahil ang iba, anong kalang ginagawa? Pinabayaan na nila ang lahat ng mga pangyayari. Pero binigyan tayo ng palaala ni San Pablo sa ating palampagbasa sa sulat sa mga taga-Roma, Kapitulo 12, versi 1 hanggang 2. Sabi niya, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo na ang inyong sarili ay magiging handog sa buhay. Handog sa buhay. Ito yung handa may papo sa cross. Ito yung handa maghihirap. Tayo pa namang tao, lalo ng mga Pilipino, ay gusto natin ang kagalakan, gusto natin ang kasiyahan, gusto natin ang laging masaya, gusto natin na kung lahat ng mga pagdiriwang at mga selebrasyon, may kainan, may kantsawan, may happenings at iba pa. Pero, saan ngayon mailagay yung ating paghihirap? Halos karamihan ay ayaw nang tanggapin ang mga paghihirap. Kaya naglalasing, nagsusugal, nagdudroga, at kung ano-ano mang ginagawa nila upang kanilang makalimutan ang cross ng buhay. Pero pinalahanan tayo ng Panginoon. Versikulo 24, Kapitulo 16 sa ating Ebanghelyo. Ang ating pong Ebanghelyo sa buo, Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 21 hanggang 27 at sa 24 na versikulo, sinabi ng Panginoon, limutin ang sarili. Pasanin ang cross. Ibig sabihin, tanggapin natin ang lahat ng mga paghihirap, tanggapin natin ang lahat ng mga sakit, tanggapin natin ang pinakamatindi na pinagdaanan ng ating buhay sapagkat ito'y bahagi ng ating pagsasaksi sa buhay pananampalataya. Kaya, anong ginawa ni San Pedro sa ating Ebanghelyo ngayon? Nung sinabi ng ating Panginoon na siya'y pupunta sa Jerusalem at doon siya'y dakpin, pahirapan, papatayin. Ngunit sa pangatlong araw, siya'y mabuhay muli. Ang sabi ni San Pedro, versikulo 22 at sumusunod, huwag sanang mangyari ito. Kung minsan, ganun tayo sa buhay, kapag ka mayroong problema, kapag ka mayroong pinagdaanan, kapag ka mayroong paghihirap at mga pagsubok sa buhay, para bang gusto na nating umaayaw at sabihin natin, pagod na kami. Tama na ang lahat ng paghihirap. Kung minsan sinisisi pa ang Panginoon, hindi lang ang kanilang mga kapitbahay, kapwa at pamilya. Pero sa totoo lang, ang misteryo ng cross ay siyang maghatid sa atin ng buhay. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, ang magangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawalan nito. Ang mag-aalay ng kanyang buhay para sa akin ay siyang magkakamit nito. Sa isang pagbukas sa sarili na handa tayong magsakripisyo, ang tawag diyan alay buhay. Bibigyan tayo ng buhay na may pag-ibig, na may pag-unawa, na may habag, na may pagtanggap sa Panginoon. Ang pagtanggap sa Panginoon ay pagtanggap rin na tayo ay kagaya niyan, handa tayong magpakasakit at handa tayong magpahayag ng habag sa ating kapwa
na handa po nating pasanin ang cross ng ating buhay. Sapagkat sinasabi pa ng ating Panginoon, ano ang mapapala ng tao? Nasa Kanya na ang lahat. Pero hindi naman niya makamtan ang buhay na walang hanggan sa kalangitan. Dahil sabi niya na pagbalik niya sa kalhatian kasama ang mga anghel, tayo ay gagantihin ayon sa ating ginagawa. Versikulo 27, Kapitulo 16, Ebanghelyo ni San Mateo. Gagantihin sa ating ginagawa. Kaya po, tinuturuan tayo sa linggong ito na atin pong tanggapin ang lahat ng may pag-ibig, ng may pagmamahal. Kapag ka mayroon tayong pag-ibig at pagmamahal, handa po tayong magsakripisyo. Darating man ang pinakamabigang pagsubok sa buhay, pinakamabigat na pagsubok sa ating buhay na pinagdaanan natin na ituyo'y tinatawag nating cross, maging magaan rin. Sapagkat kasama natin ang Panginoong Nazareno, pinasanan niya ang cross para sa atin upang tayo'y sumunod sa Kanya, upang ang lahat ng ating mga dinadala sa buhay, sa lahat ng mga pagsubok na inarap natin, ay siyang maging instrumento sa ating paglilinis sa ating sarili upang tayo'y nararapat sa buhay na walang hanggan, sa kaharian ng Diyos, na kung saan doon tayo magkamit ng buhay na ganap at ikasyesya pagkatapos na ating pinasan ang cross ng buhay. Kaya po, huwag po tayong lalayo. Huwag po tayong iiwas. Huwag po tayong aatras. Kung mayroong mga pagsubok sa buhay, kung mayroong mga cross na dapat nating pasanin, pasanin natin ito sapagkat ang cross ay ang ating kaligtasan. Ang cross ay siyang ating daanan tungo sa buhay na walang hanggan. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Maria ng Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa cross na matay ni libing. Nanausuran ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay magli, umakyat sa langit, naluloklok sa kanan ng Diyos ang mga kapangirihan sa lahat. Doon mo lang paririto to hukom sa nabuhay at ngamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama na sa pamagitan ng cross ni Jesus ay makamtan natin na malahating kaharian sa langit. Buong panalig nating idalangin. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, patuloy nawang magningas ang iyong salita sa kanilang mga puso upang ito ang maging inspirasyon nila at lakas. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, turuan mo nawa silang magmasid, magpasya, at kumilos ayon sa iyong pananaw at hindi ayon sa batayan ng mundo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa mga may sakit, mga naghihirap, mga nasa bingit ng kamatayan, at sa lahat ng dumaraan sa mga pagsubok ng buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa mula sa kanilang pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa mga binyagang Kristiyano,
Turuan mo kaming mamuhay ng payak at nagsasakripisyo upang maging mabuting katiwala at tagapangalaga ng buong sanlilikha. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pangsariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Ama, tinanggap namin ang kaloob mong kaligtasan sa pamagitan ng pagpakasakit ni Jesus na aming Panginoon. Makatagpo nawa kami ng kapanatagan at pag-asa sa hiwaga ng krus. Hingin namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsupo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan ng sangabin, maging tunay na katawat dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin niyo pati upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na pag-aayon ay lagi namang magdulot ng iyong pabasbas na aming tumutubos upang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapatid, tunay marapat ni kayo aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhang ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin nagsugo ng tutubo sa tanan. Ang sugo mo na kayo, hindi nag-iba na iging iba sa amin. Bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuway, nilugong ito upang iyong mamalas. Sa aming pagkatao ang giling anak at kami tunghayin mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Kaya ang katapatan niya sa iyong walang maliw ang nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin na aming winaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa namang nagsisiawit ng papuri sa iyong pahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga abo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu yung banal na makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Kinaman nang matapos ang hapunan, hawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin si Bahang Laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan minabatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birhen Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Apa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamin. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tira sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinalbikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o lay minister, katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Gustahate et videte coniam suavis est Dominus beatus vir qui sperat in eo. Come to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Gustate et videte coniam suavis est Dominus beatus vir qui sperat in eo. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan sa ating Healing Mass and service sa darating na September 7, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza Juan lamang ang labasan. Ang lahat ay sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, kami nagsasalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humiling ng lakas mong inilalaan upang ganang loob namin magdagdagan sa paglingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab ng pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilawak ngayon sa ating Eukarsiya Banal na Misa kayo nasa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno at naugnay sa pamagitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform na kususting sa iba't ibang para nawa inyong panalangin ay ringgay ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon.
pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang na itaas bagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Niagos niya ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta na manila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamyamahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon nito na may maalalang pangako ng sabinyag na ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Magpalain kayo ng kapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.